Hello po mga ka-tech. So for today's video, magte-test tayo ng tatlong LTE Advanced Packet Wi-Fi from Smart. Okay, so simulan na po natin agad sa basic info nila. First po ay sa price. Silang tatlo po ay may original price na 1,995. Pero ngayon po ay naka-promo po sila at nasa 995 na lang po at mabibili nyo po sila sa official Smart Store sa Lazada at Pility Store sa Shopee. Okay, so next naman po ay sa model. Itong white po ay may model na FX-PR4 from Evolution. Then ito naman pong isang black ay MF971RS from ZTE. Then ito naman pong last ay ang MQ725 from Green Packet. Next po ay sa network, silang tatlo po ay supported ang 2G, 3G at 4G. At pareho po silang naka-carrier aggregation dahil LTE Advanced po ito. Next ay sa Wi-Fi bands naman po, ang Evolution at ZTE ay naka 2.4 GHz Wi-Fi lamang while ang Green Packet po ay supported ang 2.4 at 5.0 GHz Wi-Fi bands. Next po ay sa power output, ang Green Packet at ZTE ay naka micro USB while ang Evolution ay naka USB Type-C. Next ay kung gumagana po ba kung walang battery. So first, itong ZTE po ay hindi natatanggal ang battery or hindi po nabubuksan yung likod kaya hindi po natin ito matitest. While itong Green Packet ay hindi po nataturn on kung walang battery. Then ito naman pong Evolution ay nataturn on po pero di po natin nagagamit. Next naman po ay ang bigat nila. So first po ay ang sa Green Packet. Meron po itong timbang na 124 grams. Next ay ang sa ZTE. Meron itong 98 grams lamang. Last ay ang sa Evolution na merong 123 grams. Then lahat po sila ay naka-battery po. Next ay sa physical appearance po nila. Silang tatlo po ay rounded pero si ZTE kahit rounded po siya, pwede po siyang i-position na nakatayo while ang Evolution at ang Green Packet ay pahiga lang po. Next naman po ay ang kanilang mga UI sa screen. So first ay dito sa Evolution. So sa screen nito makikita nyo dito ang battery bar, Wi-Fi signal, network signal, message count at ang Wi-Fi users count. Then pag click sa button makikita nyo dito ang Wi-Fi details, mobile number at ang local IP. Then sa last screen niya pag click nyo sa button ay makikita nyo ang signal strength at kung saang bands nakakonect. Next ay sa ZTE. Dito sa main screen niya po, makikita nyo ang battery bar, Wi-Fi count, message count, at ang Wi-Fi signal. So may dalawang buttons po ito, ang function button at ang power button. Pag i-click nyo po ang function button, lalabas po ang menus para sa data connection, Wi-Fi info, QR code, WPS, global roaming, at ang quick boot. Next ay dito sa Green Packet. Sa main screen niya po, makikita nyo po ang battery bar at ang percentage niya. Then message count, Wi-Fi user count, then ang signal strength at ang SIM number. Dalawa din po ang kanyang buttons, ang switch at ang menu. Sa menu po, pag i-click nyo po ito, makikita nyo first ang Wi-Fi info sa 2.4 Wi-Fi. Then next ay sa 5 GHz na Wi-Fi. Then next click ay sa menu para sa data traffic, WPS, Wi-Fi bands at ang firmware version. Next naman po ay ang admin UI nila. At para ma-access nyo po ang admin dashboard, ninyo pong i-access ito via https://192.168.1.1. At take note po na HTTPS po ito. At kung hindi po magana or hindi po ma-access, try nyo po ang HTTP lamang or i-turn off nyo po ang private DNS sa inyong settings. So first ay sa Evolution, ito po ang kanyang UI, may change password, SMS, account management, and then ang advanced settings. So next naman po ay ang ZTE, so almost same lang po sila na ang first UI ay ang change password, then SMS, then account management, and then advanced settings. Then last ay itong Green Packet, ito po ang kanyang UI, same pa rin na merong change password, SMS, account management, and then advanced settings. Next naman po ay dito naman po tayo sa performance. So first ay sa battery capacity at performance. So sa Evolution po ay meron po itong 3000 mAh.
Then sa ZTE ay meron lamang itong 2,800 mAh, while sa Green Packet po ay meron po itong 3,250 mAh. So next naman po ay sa charging time. So first ay sa Evolution. Ito po ay nag-charge around 3 to 4 hours. Next ay sa ZTE, nag-charge ito ng around 3 to 4 hours. Next ay sa Green Packet, nag-charge po ito ng 2 to 3 hours. Then ito naman po ang performance nila based sa test ko. Nag-test ako na naka-play lagi ang YouTube. So first, one device only. Sa Evolution po, umaabot ito ng 9 to 10 hours. Next ay sa ZTE, umaabot ito ng 7 to 8 hours. Then sa Green Packet po, umaabot po ito ng 10 to 12 hours. Next naman po ay sa two devices. So first ay sa Evolution, umaabot ito ng 7 to 8 hours. Next ay sa ZTE, umaabot po ito ng 5 to 6 hours. Then sa Green Packet po ay 9 to 10 hours. Then last naman po ay sa three devices. So first ay sa Evolution, umaabot po ito ng 6 to 7 hours. Next ay sa ZTE, umaabot po ito ng 4 to 5 hours. Then sa Green Packet ay 7 to 8 hours. Next naman po ay sa boot time. So ang Green Packet po ang may pinakamabilis mag-boot sa around 22 to 24 seconds. While ang ZTE naman po ang pangalawa sa around 30 to 33 seconds. While itong Evolution ay 70 to 75 seconds. So next naman po ay sa USB tethering. So silang tatlo po ay gumagana gamit po ang USB tethering. So next naman po ay sa SIM compatibility. So pwede po itong lagyan ng regular smart SIM, magic SIM, smart draw rocket SIM, at ang TNT SIM. Then hindi po ito pwedeng lagyan ng globe or gomo dahil smart lock lang po ito at wala pa po itong open line. Okay, so sa ngayon po, speed test na po tayo. So ang gagamitin natin sa pag-test ay itong POCO M3 Pro 5G devices. So same model po or devices para mas accurate po yung test natin. At same version din po ito ng MIUI. Ang test na gagawin po natin ay sa 9 AM, 3 PM, 8 PM at 4 AM. At ang area ko po ay dito sa Tisa, Cebu City. Then para naman po sa Wi-Fi, magkoconnect po tayo sa 2.4 GHz Wi-Fi para sa EVO at ZTE. While sa Green Packet po ay magkoconnect po ako sa 5 GHz Wi-Fi dahil ito po ang kanyang advantage. Okay, so first test po natin mga katek ay sa 9 AM. First na gagawin natin ay magda-download tayo sa YouTube ng 192 MB video file. So dito sa first download natin, sobrang bilis ng download speed sa Green Packet. So mga 1 minute lang at natapos na yung download. While yung EVO at ZTE almost same pa lang sila na nasa 20%. Then after 4 minutes natapos na yung ZTE, then after 5 minutes is natapos na yung EVO. So next run naman po natin is 95 MB video file. So same result po na nauna pa rin ang Green Packet. Then after ng isang minuto natapos yung ZTE, then last yung Evolution. Next naman po ay sa Google Drive, magda-download tayo dito. So meron tayong 319 MB na video file. Sa pag-download po natin, mas mabilis yung Green Packet. Then sa speed naman po, pumapalo ito ng 5 to 6 Mbps. While sa EVO at ZTE ay nasa 1 to 3 Mbps lang po. Then unang natapos yung Green Packet in just 2 minutes. Then next ay yung ZTE for 5 minutes. Then last yung Evolution na natapos for 8 minutes. Next naman po ay sa speed test. So first run natin, pinagsabay natin sila at nangunguna pa rin po ang Green Packet pero malaki po ang kanyang ping. Then pangalawa ang EVO, then last ang ZTE. Then sa second run po natin, ganun pa rin po na mas malakas sa download ang Green Packet pero mas mataas ang kanyang ping while pangalawa ang EVO at malakas po ang kanyang upload speed. Then last naman po ang ZTE. Then ito naman po ang pangatlong test. Next naman po ay sa individual test. First ay kay Green Packet. Next ay kay ZTE. Next ay itong sa Evolution. So kahit hindi natin pinagsabay is almost same pa rin po ng results. Next naman po ay dito sa fast.com. At first, pinagsabay natin ulit at same results ito kanina. Nangunguna pa rin ang Green Packet sa download while ang EVO naman po sa upload. At sa pangalawang test is ganun pa rin. So yan yung test results. Then ito naman po ang sa individual test. First ay sa Green Packet.
The next ay itong sa ZTE. At last ay dito kay Evolution. So next test naman po natin ay dito sa testmy.net. So first run natin ay nangunguna pa rin po ang Green Packet. At next ay ang ZTE. At last ay ang Evolution. So second run ay ganun pa rin, lamang ang Green Packet sa download, then si Evolution ang sa upload. Then ito naman po ang sa individual test. First run natin ay sa Green Packet. Next ay sa ZTE. Next ay sa Evolution. So ayan po ang results. So sa 9 AM test po natin, mas okay po sa download ang Green Packet, while okay naman po sa upload ang Evolution. Next test naman po natin ay sa 3 PM. So first ay sa YouTube ulit, download tayo ng video. So first video ay itong 119 MB na file. So sa download na ito, unang natapos ang Green Packet na in just 1 minute. Then sunod ang ZTE na nasa 1 minute lang din, while ang Evolution ay natapos in 2 minutes. Next download natin ay ang 57 MB na video file. This time, mas unang natapos ang ZTE in less than 1 minute. Pero sumunod naman agad ang Green Packet, while ang Evolution ay last. Pero lahat sila ay in less than 1 minute lang. So pangalawang run natin ay malaking file na, 465 MB na file. So sa simula ng video na ito, nangunguna ang Evolution sa progress. Pero after 3 minutes, lumakas nang bigla ang Green Packet at una itong natapos in just 5 minutes. Next naman ang Evolution in 6 minutes, while last ang ZTE for 8 minutes. Next naman ay magda-download tayo ulit dito sa Google Drive. At this time, 99 MB yung file na i-download natin. So yan yung download speed ng Green Packet, around 1 to 4 Mbps, while yung Evolution ay 2 to 3 Mbps, while itong ZTE ay 1 to 3 Mbps. At ang unang natapos ay ang Evolution in just 1 minute, then sumunod naman ang Green Packet, at last naman ang ZTE. Next ay dito naman po tayo sa 319 MB na video file. So dito, unang natapos ang Green Packet in just 2 minutes. Yung speed niya is 3 to 6 Mbps. So next ay dito sa ZTE. So natapos ito in 4 minutes. Then yung speed niya is 2 to 3 Mbps. Last ay ang Evolution na may speed na 1 to 2 Mbps. At umabot po ng 6 minutes bago po siya natapos. Okay, so next naman po ay sa speed test. First ay pinagsabay natin. Ito yung results. Panalo dito ang Green Packet sa first test natin. Next ay ganun pa rin, lamang na lamang ang Green Packet. Then ito naman po ang sa individual test. First ay sa Green Packet, then sa ZTE, at last ay itong sa Evolution. Next naman po ay sa fast.com. So first test, pinagsabay natin ulit, lamang na lamang pa rin ang Green Packet. Now sa second test ay lamang na po ang ZTE sa download, while sa upload naman ay ang Green Packet. Then ito naman po sa individual test nila. First ay sa Green Packet, then next ay sa ZTE, at last ay itong sa Evolution. Next naman ay dito tayo sa Google Speed Test. Ito po yung first run natin. Lamang pa rin sa download ang Green Packet, then sa Evolution naman sa upload. Then sa second test ay ganun pa rin, si Green Packet pa rin. Now sa individual test naman po natin, first dito sa Green Packet, ito po yung results. Next ay sa ZTE. Then next ay dito sa Evolution. So yan po ang results. So sa 3 to 4 PM test natin, mas okay pa rin po ang Green Packet. Okay, so next test naman po natin ay sa 8 PM. So first again ay sa YouTube, magda-download tayo ng 193 MB na video file. So sa test na ito, almost same lang sila ng speed, at unang natapos ang Evolution in 6 minutes, then sumunod naman agad ang Green Packet, at last yung ZTE.
Sa pangalawang test natin, magda-download tayo ng 288 MB na video. So sa download na ito, bumalis na po yung green packet. Naka-download lang ito in just 1 minute while yung sumunod na ZTE ay nasa 4 minutes while 5 minutes naman ang kay Evolution. Next test naman natin ay yung sa Google Drive, yung 319 MB na video file. So sa download na ito, yung green packet umaabot ng 6 to 8 Mbps. At ito rin po ang unang natapos in just 3 minutes. Then next ay ang ZTE na may speed na 2 to 4 Mbps at natapos in 7 minutes while ang Evolution ay natapos in 8 minutes at may speed na 1 to 2 Mbps. Next ay nag-try din tayong mag-download ng Mobile Legends sa Play Store na may file size na 114 MB. So ayan, tapos agad ang green packet in less than 1 minute. Then sunod naman ang Evolution in 2 minutes at last ang ZTE. So next naman ay sa speed test. First run ay magkasabay. Ito yung results. Nanguna pa rin ang green packet. Next run ay ganun pa rin. Lamang ang green packet. Next ay individual test. First run ay sa green packet. Ito ang results. Next ay kay ZTE. Ito ang results. At last kay Evolution. Ito ang kanyang results. At ito yung results sa lahat. Next naman ay sa fast.com. First run ay magkasabay sila. So panalo pa rin dito ang green packet. Then second run ay ganun pa rin kay green packet. Next ay individual test. So first run, green packet, ito po ang kanyang results. Second ay dito kay ZTE, yan ang kanyang results. At last ay kay Evolution, yan po ang kanyang results. At ito yung results lahat. So panalo sa download ang Evolution while sa upload naman ay kay green packet. Next naman ay dito sa Wi-Fi man. So first run lamang ang green packet. Then sa pangalawang test, humina yung green packet at mas lamang na ang Evolution sa download. Pero lumamang naman ang green packet sa upload. So ito naman yung individual test. First ay kay green packet. Ito yung results niya. Second ay kay ZTE. Third ay kay Evolution. At ito naman po ang kanilang results. So sa 8 PM test natin ay mas okay pa rin overall ang green packet. Next naman ay sa 4 PM test. So first ay sa YouTube pa rin. This time magda-download tayo ng 491 MB na video file. Sa download na ito, same silang tatlo na medyo mahina. Pero after 9 minutes, biglang bumilis yung green packet. So natapos po siya in just 10 minutes. Then sumunod naman ang Evolution na natapos in 14 minutes. Then yung ZTE ay umabot ng 20 minutes. Next naman ay sa Google Drive, magda-download tayo ng 319 MB na video file. So sa download na ito, natapos agad in just 1 minute yung green packet na may speed na 5 to 10 Mbps. Next na natapos ay ang ZTE in just 4 minutes na may speed na 2 to 5 Mbps. At last ay ang Evolution na natapos in 5 minutes at may speed na 1 to 4 Mbps. Next ay sa speed test naman po tayo. So first run na magkasabay, ito yung results. Panalo dito ang green packet. Next run ay ganun pa rin, mas malakas talaga ang green packet. Then ito naman po ang individual test. First dito sa green packet na umabot ng 46 Mbps download at 25 Mbps upload. While sa ZTE ay umabot ng 28 Mbps download, then 11 Mbps na upload speed. Then last ay dito sa Evolution na may download speed na 22 Mbps at 5 Mbps na upload speed. Next naman ay dito sa fast.com. Ito po ang first run na magkasabay. Yan po ang results. Then next naman po ay sa second run. Ito po yung results. Then next po ay sa individual test. First ay sa green packet. Next ay dito sa ZTE. Then ito naman po ang kay Evolution. So yan po yung results. At last test natin ay sa Google speed test. So ito po yung first run na magkasabay. Yan po yung results. Next ay sa second run. So almost same results lang po. Then ito naman po ang sa individual test. Sa green packet po, umabot po ng 56 Mbps yung download pero mababa yung upload. Next naman ay sa ZTE, 16 Mbps yung download speed niya, then medyo mababa yung ping niya. Next naman ay sa Evolution, siya ang may pinakamataas na upload speed pero siya naman po ang pinakamababa sa download.
So yan yung test natin sa 4 AM test, at ang panalo dito again ay ang green packet. Okay, so after ng lahat ng test natin mga ka-tech, ang marirecommend ko po ay itong green packet MQ725. Hindi lang dahil mabilis ito, meron din po itong advantage na 5 GHz Wi-Fi. Then malaki ang battery, maganda ang screen, at may option din po ito na pagsabayin ang 2.4 at 5 GHz Wi-Fi. Plus may band locking pa. Sa mga test din po natin, napansin ko na sa green packet, palagi po siyang nagsiswitch kung saan po malakas na signal or bands compared kay ZTE or Evolution. Then kung naka LTE Plus na yung green packet, malaki po yung improvements niya. Well, sa Evo at ZTE, kahit naka LTE Plus na, mahina pa rin po yung improvements or yung connection. Sa ZTE naman po, wala po akong nakikitang advantage sa kanya. Siya po ang may pinakamaliit na battery life. Hindi rin po siya nag-standby mode para po mas tumagal yung battery kung hindi ginagamit. Then matagal din po siyang mag-charge at hindi na-remove yung battery. Then walang band locking. Para naman po dito sa Evolution, wala rin po ako nakikitang advantage compared kay Green Packet. Plus wala rin itong band locking. So siguro kung na-open line na po both ang ZTE at ang Evolution in the future, siguro yan na po ang time na ma-recommend ko po sila. Pero magdidepende pa rin, baka rin po meron na rin pong open line kay Green Packet in the future. Then in addition po, yung Green Packet po sa ibang lugar umaabot po ng 100 Mbps to 200 Mbps. So maswerte po kung yung area nyo ay ganun. At speaking po of area or yung location, kung mahina po ang signal ng smart sa lugar nyo po, hindi ko po ma-recommend ang mga devices na ito dahil naka-signal based po sila. At kung congested naman po sa area nyo, hindi ko rin po ito ma-recommend. So before po kayong bumili, make sure po na malakas pa ang signal ng smart sa lugar nyo po. So again, based sa test natin, ang panalo po at ang ma-recommend ko po ay ang Green Packet MQ725. So yan lang po ang video natin for today mga ka-tech. Sana meron po kayong natutunan, at kung meron po kayong mga tanong, suggestions at gustong i-share, i-comment nyo lang po down below, or pwede rin po kayong mag-join sa ating Facebook group na Balastech Tambayan. So yan lang po ang video natin for today mga ka-tech, at salamat po.